kasi nga maraming mga nagsasabi sa akin na bakit tuloy ang pasyal sa Canada eh puro Edmonton, Alberta ka lang naman, 'di ba? Namamasyal. Dapat eh tuloy ang pasyal dito sa Edmonton, Alberta, Canada. So maraming mga nagsasabi ng ganun, mga kainers. Meron pang ano, no? Na kumaway sa atin, ano? Nakita kasi tayo nagba-vlog, mga kainers. You know what happens to spies? Jesus warns. Regalo ko na rin sa kanya. Binili ko na para sa kanya kasi nga dahil sumasama na siya sa vlog natin. Nako eh, binili ko na siya nito, no? Kasi natutuwa tayo sa kanya at sumasama na siya sa ating mga content. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang pasyal sa Canada. Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo. Siyempre, andito tayo mga kainags, no? Nasa Northgate tayo, no? Naalala nyo dati yung binigyan tayo ng ano, ng form ng doktor para magpakuha ng dugo, no? Blood test para dun sa ating nararamdaman sa ating paa, kanang paa. Na yung tinasabi ng doktor na Achilles gout. Yan na nararamdaman natin pag nagtatrabaho tayo sa ating work, na stress yung ating Achilles. So nandito tayo ngayon para magpakuha ng dugo at para malaman natin kung ano pa yung mga sakit natin, ano? Yan dito, doon tayo, mahanapin natin yung ano, no, yung Dynalife na nasa loob nito, nasa loob nitong mall na to, mga kainags, ano? Yan ako, hindi ko nakalimutan magdala ng ano, ng face mask. Saan ba yun? Dito na tayo pumasok, mga kainays, eh. So maraming access tong ano na to, no? Tong mall na to, no? Kahit isang pintuan ka pumasok, doon pa rin ang isa pa rin yung papasukan mo, isa pa rin yung lalabasan mo. So punta tayo doon sa Dynalife. Yun yung target natin ngayon, ano? Dynalife. Oh, medyo konti ang tao dito, mga kainays, no? Kasi weekdays ngayon, eh. Pero pag weekends, nako, ang daming tao dito. Maluwag tong mall na to, mga kainags, ano? Parang kayang-kaya kong bilangin yung mga taong nakakasalubong ko at yung mga nakikita ko. Ayan, no? Ang luwag, eh, di ba? Parang walang, ano, eh, no? Ayan, no? Ang luwag, eh. Parang wala lang. Ganun lang. O, di ba? So yun, doon tayo pupunta, mga kainags, ano? Sa taas. Every year actually, mga kainags, nagpapaano ako, no, yung physical laboratory para malaman ko kung may sakit ako or kung ano yung dapat kong gawin kapag meron silang na-detect o nakita doon sa dugo. Eh mas maganda na yung habang maaga pa lang, eh naagapan na natin, ano, yung mga sakit-sakit, mga dapat nating gamutin habang maaga pa lang para mas madali maagapan. So yan, dito tayo pupunta, Dynalife. Sa loob, pero mukhang bawal na ang camera sa loob, mga kainags, no? Papatayin ko na. Ayan, dito. Maraming tao. So yan, mga kainags, ano, naka-registered na tayo. Kasi wala tayong appointment ngayon, walk-in lang tayo. At iti-text na lang daw tayo pagka yung ano na natin. Meron ng upuan, kasi ano na, eh, fully occupied na yung mga upuan sa loob. Siyempre, distancing pa rin dahil nga sa pandemic, ganun pa rin, nire-require pa rin ng face mask. Kaya dito lang muna tayo habang naghihintay tayo ng text. Siguro mga 1 hour, gala-gala muna tayo dito sa loob ng mall. Yeah, so dito kasi mga food, ano, food court, mga kainags, ano. Dito maraming tao, mga nagugutom. Nagagutom. Hello. Yeah, no. ayos. Yan. So yan yung lugar, mga kainags, ano. Walang katao-tao, ano. Bihirang-bihira mga tao. Yan, so dito tayo. Meron pang ano, no, kumaway sa atin, ano. Nakita kasi tayo nagba-vlog, mga kainags. You know what happens to spies? Jesus warns. They put a plague. Yeah. So nagugutom ako, mga kainags. We'll never kasi take over. Meron akong marinig, ano. Jesus loves us. Nagugutom ako. Tara, kain muna tayo. Biglang nagutom, ano. Pero bawal pa tayong kumain, mga kainags, no, dahil may kukunan nga tayo ng dugo, kailangan natin fasting. So doon muna tayo, pasyal muna tayo sa baba. Nag-text na sa akin yung ano, no, yung Dynalife, mga kainags, at pinapapasok na tayo doon sa ano. Baka may bakanting upuan na, kaya punta na tayo doon para matapos na. Gusto ko na rin kumain, nagugutom na rin ako. Tsaka para makainom na rin tayo ng gamot. Buti na lang, walang masyadong pila sa mga ganito-ganito dito, no. Hindi mahaba, sandali lang. Upo lang muna tayo dito, mga kainags. Hintay-hintay lang tayo, tatawagin yung pangalan natin. Ayan, so nandun, mga kainags, yung mga pangalan, ano, makikita mo yung pangalan mo doon kung pang ilan ka, may oras nandun, no? Ayan.
diyan mo makikita yung pangalan mo. Kaya hindi ka maliligaw. Ayun, yun, kung makikita nyo, Isagani, yun yung pangalan natin, ano, 1207, nagpumasok tayo dito. So yan, tara na. Natapos na yung ECG sa akin. Kinuna na ako ng dugo. Kain na tayo, mga ka-inags, ano? Para makinom na ako ng gamot. Nagugutom na rin ako. Yan, kain muna tayo, mga ka-inags, ano? Kasi may baon na rin akong gamot dito, eh. Nandito sa bag yung gamot ko. Inumin natin mamaya pagkatapos kong kumain. Importante kasi may laman daw yung tiyan natin bago na't bago tayo uminom ng gamot. Tara, kain tayo. Tara na, mga kainis, ano? Tapos na ako kumain. Nakainom rin ako ng gamot. At medyo gumanda-ganda rin yung pakiramdam ko ngayon kasi nabusog na tayo, nakakain na tayo, no? Kumpara kanina, medyo gutom tayo, hindi pa tayo uminom ng tubig. Parang napagod tayo, no? Pero ngayon, okay na kasi nakakain na tayo. Tara, uwi na tayo. At pasyal-pasyal pa tayo sa iban. Parang gumanda ang pakiramdam ko nung nakakain na ako, mga kainis. Tsaka nung nakainom na ako ng gamot. Ayan, no? Ang luwag talaga ng mall na to, no? Parang walang talagang mga taong nakaano, eh. Kaya magmula doon sa baba. Parang pwedeng magtakbuhan yung mga tao dito, no? Maghabulan, eh, no? So dito tayo, mga kainis, bababa tayo dito. Dito tayo bababa, ayan. Yun. Ganun din dito sa baba, no? Talagang walang katao-tao. Taraw. Yeah. Gusto ko na rin umuwi, ano, magpahinga. Makaupo tayo. Yan, mga kainags, ano, nakakita ako ng orchids dito sa Home Depot. Actually, napakaganda niya, no? Napakalaki ng ano niya, oh, mga bulaklak, ano. $18 lang siya, no, kumpara sa mga ibang tindahan na sa $25 yung ganito kalaki. Yung iba nga $40, pero ito $18, mga kainags, ano, naka-sale. Wala akong balak bilhin to, pero paborito kasi ng ating mahal na reyna yung orchids, ano? Tsaka regalo ko na rin sa kanya. Binili ko na para sa kanya kasi nga dahil sumasama na siya sa vlog natin. Nako, binili ko na siya nito, no? Kasi natutuwa tayo sa kanya at sumasama na siya sa ating mga content. Kaya, nako, sigurado mamaya pag-uwi niya ng bahay, masusurprise siya pag nakita niya to. Sigurado matutuwa siya, ano? Kasi regalo natin sa kanya. Wow, ganda, no? Jackpot to kasi sale, eh. Pero kung hindi naman nakasale to, hindi ko naman bibili, ano? Kaya mahal na rin, maraming salamat sa iyo, ha. Sana lagi kang sumasama sa vlog natin para mas masaya. Tsaka bumili na rin ako nito, mga kainis, ano, yan, no? Maganda, no? Kulay puti. Dagdagan natin yung ating mga tanim doon para pag summer, pag nagko-coffee tayo sa labas, maganda, no? Maganda tingnan sa mata. Tsaka hindi lang yun, kasi pag nagko-coffee tayo, talaga namang masarap humigop ng mainit na kape habang nakatingin tayo dito, no? Yan, no? Ang ganda, tingnan nyo naman, di ba? Nice. Bulbs? Oh yeah. I like the colors. I know, I got different colors in my yard too. Oh yeah. All right, thank you. Have a good day. Yeah, no. So, may extra pa sa ano natin, mga kainis, ano, sa vlog natin. Mabait, mabait siya. So tara, let's go. Let's home time. Yan. Whew, medyo malamig, mga kainis. Oh. Whew, lamig. So ito dati yung ano natin, mga kainags, ano? Yan yung ating garden dati, no? Yan yung mga tanim natin dati last year, oh. Actually ito yan, broccoli yan, eh. Yan, broccoli ang mga yan, oh. Hindi na natin natanggal nung last year. Ito, alam ko cabbage to, eh. Yeah, pero diyan natin itatanim yung mga ano, no, yung mga halamang nabili natin. Mga pinasibol natin, ano. Tsaka to itong mga namatay na halaman na to, yan to. Sisibol uli yan, mga kainags, no? Sisibol uli yan pagka summer na. Bumabalik yan, mamamatay lang yan pag winter. Pero summer, babalik uli yan, sisibol uli yan. Kahit ito, to, kahit ito. Sisibol uli yan, ano? Mukhang patay lang siya ngayon, pero babalik yan sa summer. Sisibol yan. So ito, hindi ko alam kung may ipugad tong ibon na to, no? Yan, wala, mukhang wala. Tambayan lang ng mga ibon. Ayan, so lalagyan natin ang pagkain tong ano kasi kawawa naman yung mga ibon, wala nang pagkain, no? Para hindi sila mahirapan. Ayan, kaya medyo malamig ngayon, kaya tingnan nyo ito, kaya medyo parang tumigas pa, no? Ayan, no? Tumigas pa yung snow na natitira rito sa gilid ng bakod kasi natatakpan siya ng bakod natin, eh.
Wow, ang ganda ng tingnan eh, no? Kasi wala nang snow. Ayan, no? Wow, ang ganda na, no? Whew, ang ganda ng tumambay dito, mga kainags, pagka hindi na malamig dito tayo. Upo tayo rito. Yan, sa ilalim nito. Sisibol na rin to eh. Yan, habang nagko-coffee tayo, makikita natin yung mga halaman doon, no? Doon, no? Doon. Dito sa gilid. Tsaka doon sa gilid, mga kainags, no? Yan, dyan, no? Sisibol din yan. So, marami pa. Mahilig si Mahal na rin na magtanim ng mga halaman eh. Papagandahin niya yan sa summer. Kaya pag summer na, mga kainags, makikita nyo, no? Kaya gusto kong ipakita sa inyo yung, ano, yung spring, yung summer, at yung fall, no? Yan, para malaman nyo. So tara, ipapasok ko muna itong orchids kasi baka mamatay sa sobrang lamig. Hindi naman sobrang lamig, no? Kasi malamig talaga. So nandito na tayo sa bahay, mga kainags, no? Makapagpahinga na rin tayo. Tama, may pahinga ko na rin yung aking pa. By the way, mga kainags, ano, gusto ko lang pag-usapan natin yung tungkol doon sa intro ng aking channel, ano? Yun nga yung tuloy ang pasyal sa Canada. Yan. So nagbabalak ako dati na gusto ko na sanang palitan. Kasi nga maraming mga nagsasabi sa akin na bakit tuloy ang pasyal sa Canada eh puro Edmonton, Alberta ka lang naman, 'di ba? Namamasyal. Dapat eh tuloy ang pasyal dito sa Edmonton, Alberta, Canada. So maraming mga nagsasabi ng ganun, mga kainags, ano? Hindi ko alam kung totoo or biro lang nila. Kasi nga naman, tuloy ang pasyal sa Canada. Eh, dapat lahat ng Canada, papasyal lang ko, di ba? Pero, naisip ko mga kainags na dapat mag-isip nga ako ng bagong ipapalit ko dun sa tuloy ang pasyal sa Canada. Dapat lagyan ko nga ng ano, naisip ko lang, dapat lagyan ko nga ng tuloy ang pasyal dito sa Edmonton, Alberta, Canada. Kasi usually, dito nga lang tayo sa loob ng Edmonton, Alberta, Canada namamasyal. Kasi nung bago pa nga lang ako makakainis, nung nagsisimula pa lang mag-YouTube, as in talagang wala talaga akong alam sa YouTube. As in edit, hindi ako marunong gumamit ng GoPro, hindi ako marunong gumamit ng mga videos from GoPro to cellphone. As in wala talaga akong alam yan, makakainis. Ano? So natutunan ko lang ang lahat ng mga yan dahil sa inyo, sa inyong mga nanonood sa akin, sa mga subscribers ko na kayo yung nagtuturo sa akin, ano, kung paano yung gagawin ko, ano yung dapat kong gawin, mga suggestion nyo, naku, hanggang sa nabuo talaga. Hanggang sa nabuo yung aking kaalaman dahil sa inyo. Maraming salamat po talaga, ano. At natuto ako dahil sa mga suggestion nyo, na-share nyo sa akin yung mga kaalaman nyo about technology. Kasi talagang mahina ako sa technology, ano, pambihira naman talaga ako. Kaya yun, nung nagsisimula pa lang ako sa YouTube, kung ano lang yung maisip ko na pwede kong ilagay doon sa aking YouTube channel, pwede kong ilagay. Actually, yung winter, spring, summer, or fall, hindi ko pa alam talaga dati yan, mga kainags, ano? Na lamang ko na lang yan, na-discover ko na lang yan, kasi nung nag-iisip nga ako, nagsimula kasi ako mag-start mag-vlog ay winter, December 26, 2020. So dati nagluto pa ako, yung maunang vlog, nagluto pa ako. Tapos habang nagbablog ako, mga kainags, nag-iisip kasi ako ng title, yung talaga magiging trademark ko. Gusto kasi originality. Gusto kasi yung sarili kong original. Talagang, kasi nakapanood ako ng mga vlog ng mga Pilipino dito sa Canada. Halos lahat ay merong buhay sa Canada or buhay Canada. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko yung may original naman ako. Yung gusto original, yung sa akin talaga nang galing. Kasi kung lalagyan ko pa ng buhay sa Canada, para marami na kasi eh. Gusto ko naman yung iba. Kaya naisip ko, total mahilig kasi ako maglakad, mga kainags. Mahilig talaga akong maglakad. Kung saan ako nakakarating maglakad. Hindi ako, ayoko mag-drive, pero hilig ko lang talaga maglakad kasi nga exercise. So habang naglalakad ako, kung napanood niyo yung mga previous vlog ko, yung mga nauna kong vlog, halos naglalakad talaga ako, mga kainags. Kasi gusto kong ipakita dun sa mga viewers ko na ano ba ang Canada, ano ba yung itsura ng Canada pagka winter. Yan, habang nagsasalita ako, pinapakita ko yung mga snow, pinapakita ko yung buong paligid, mga kainags, no? Hanggang spring, ganun pa rin, ano? Pinapakita ko yung buong paligid habang naglalakad ako, hanggang sa na-discover ko na, winter, spring, sunod sa spring ay summer. Kaya yun, unti-unti na nailagyan ko na ng title, tapos kung anong season, halimbawa winter or spring, ganyan, tapos tuloy ang pasyal sa Canada, ilalagay ko rin yun. Yun ang sabi ko kasi habang naglalakad ako, pinapakita ko sa inyo yung mga lugar, pinapasyal ko kayo kung saan ako pumunta. Yan, kaya yun ang naisip ko, mga kainags, wala pang gumagawa na winter, spring, summer, or fall.
tuloy ang pasyal sa Canada. Kasi yan, kasi winter, spring, summer, or fall, talagang naglalakad ako niyan, mga kainay, sa kahit anong klaseng season pa yan, naglalakad talaga ako. Kaya naisip ko na, tuloy ang pasyal sa Canada. Yan yung naisip ko. At hindi ko naman naisip na, o nga pala, no, puro, usually puro Edmonton, Alberta, Canada nga lang naman talaga tayo. Pwedeng maglakad kasi dito tayo natira sa Edmonton. At saka hindi pa natin kayang lumabas ng Edmonton, mga kainay, no, dahil nga syempre wala tayong budget para sa gasolina, para pambayad ng aeroplano, at kung ano-ano pa, mga kainay. No. Kaya yun ang naisip ko, no, syempre marami kang iniisip pag nagsisimula ka palang mag-vlog, kaya hindi mo naman perfect. Kaya yun, may mga narinig ako at meron ako ng mga na-receive na comment na hindi ka namamasyal sa Canada, Inags, sa Edmonton, Alberta ka lang namamasyal. Yun. Which is, ina-appreciate naman natin, oh, yung mga comment nila, kasi nga, totoo naman talaga. Totoo naman talaga. Tsaka may mga, syempre, may mga nagsasabi rin sa akin na, bakit dyan ka lang sa Edmonton namamasyal? Dapat labas ka rin ng Edmonton. Diba? Pero totoo naman talaga, mga kainag. Talagang totoo naman talaga. Kaya sabi ko nga, no, kasi minsan, siyempre na may mga bago pang makakapanood ng ating videos, mga vlog natin, ano. Siyempre, yun din na magiging isipin nila. Hindi naman Edmonton, pero hindi naman buong Canada, eh. Pinapasyalan mo, Inags, eh. Puro Edmonton ka lang, eh. Diba? Pero yun na, naisip ko na, siguro dapat palitan ko na, no. Nag-iisip na ako. Kaya yun nga, yung nakaraan, na-share ko nga sa inyo na dapat palitan. Actually, na-share ko lang sa inyo, no? Actually, ongoing na talaga. Talagang papalitan ko na, mga kainag. Sino, gagawin ko na nga sanang tuloy ang pasyal dito sa Edmonton, Alberta, Canada. Talagang papalitan ko na, mga kainag. Sino, na-share ko lang sa inyo, nabanggit ko lang sa inyo nung nakaraan, ano? Nabala ko nga nung nagkakapi ako. Hindi ko naman ina-expect, mga kainag. Sino, wow. Ang dami nyong nag-comment, ang dami nyong nag-suggest na huwag ko nang palitan yung aking original intro. Wow! Na-touch ako, mga kainag. Talagang na-appreciate ko yung mga comment nyo na, kasi nga, original ko yun, yung trademark ko yun, tsaka wala akong pinagayahan. Talagang galing talaga sa akin, mga kainag. Kumbaga parang nasanay na rin kayo na yun ang lagi kong sinasabi, at yun yung mga nakikita nyo sa akin kapag nag-uumpisa ako mag-vlog. Yung bang winter, spring, summer, or fall, tuloy ang pasyal sa Canada. Yun. Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo. Yan. So lahat yun, mga kainag, ay pinag-isipan ko talaga. Lahat yun ay wala akong pinagayahan. Trademark, as in original from sa akin. Kaya hindi ko napapalitan yung aking, ano, mga kainag, yung aking intro dahil nga sa inyong request. Kaya maraming salamat talaga. Thank you. Kaya tuloy ang pasyal dito sa Edmonton. Ay, may. Nasanay na kasi ako kasi pinapractice ko na, mga kainag, no? Pinapractice ko na palitan ko talaga yung aking intro, eh, no? Pero hindi ko napapalitan. Ulitin natin. Take two. Yan, no? Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang pasyal sa Canada. Yon. may konting hang, no? Nag-isip pa ako, eh. Pero anyway, mga kainag, no? Maraming salamat sa inyo. Tsaka itutuloy natin yan. Tuloy ang pasyal sa Canada. Balik tayo sa original. At maraming salamat. Tsaka yun nga pala, mga kainag, no? At yung gusto ko nga talaga ipakita dito sa content ko, sa mga content ko, yung ano nga yung mga nangyayari dito sa Alberta, Canada, at sa Canada, ano, actually, pero dito sa ano, Edmonton, Alberta, kung saan tayo nakatira. Kasi ang pinaka-focus ko talaga ay para doon sa mga kababayan natin na wala pang idea about Canada, na mayroong apat na season ng winter, spring, summer, at fall. Kasi ganyan din ako dati, mga kainay, nung nakatira ako sa Pilipinas, nagtataka ako, sabi ko, bakit kaya itong mga tao dito na nakatira sa Canada, laging naka-sweatshirt, makapalang damit, kahit nasa loob ng bahay, di ba? Samantalang tayo sa Pilipinas, halos nakahubad tayo dahil sa sobrang init, di ba? Pagka panahon ng mga February, March, di ba? Hindi ko alam, mga kainags, na February, March dito sa Canada ay spring pa rin pala, ano?
malamig pa rin pala, kaya pala sila nakasuot ng makakapal na sweatshirt kahit nasa loob sila ng bahay kasi nga malamig pala. Kasi nga noon time na wala akong idea. Tsaka tapos may nagugulat na lang ako, sabi ko, oh, bakit nakahubad naman tong mga to? Sa loob ng bahay nakahubad. Bakit ganun pa iba-iba? Sabi ko, tataka ako, nagugulat ako. Dati naka-sweatshirt silang makapal, tapos ngayon naman, nakahubad naman sila. Kasi nga, yung pala, summer. Kasi pag summer dito mga kayo, mainit din talaga, no? Kaya nagtataka ako bakit, sa Pilipinas pa ako, nagtataka ako bakit pa iba-iba mga damit nila. Tapos may snow, tapos biglang mawawala yung snow, tapos may konting snow. Wala akong idea, kaya yun ang naisip kong idea mga kayo. Kaya kung minsan napapansin nyo, paulit-ulit, alos araw-araw ako nagsho-shovel ng snow, halos paulit-ulit lang yung mga ginagawa kong content mga kainags, no? Kasi ang main focus ko talaga doon mga kainags ay iparating ko talaga sa inyo kung ano yung araw-araw-araw na ginagawa namin dito, winter, spring, summer, or fall. Nakikita nyo siguro minsan, buisit na ako pag nakikita ko araw-araw yung snow, buisit na ako pag nakikita lagi ako nagsho-shovel ng snow. Yan. Kasi lahat yun mga kainags, gusto kong ipakita sa inyo. No? Gusto kong magkaroon kayo ng idea doon sa mga kababayan natin na wala pang idea about Canada. Kaya talagang kung ano yung reaction namin, totoo yun mga kainags. No? Para at least meron lang kayong makapulutang aral sa mga ginagawa ko sa vlog ko mga kainags. Kaya katulad yan, darating na yung summer. Kasi spring ngayon, di ba? Sunod, summer. Yan naman yung gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung ginagawa namin, ano yung mga activities namin, mga sports namin, mga ginagawa namin during summer. At saka yung pagkakaiba ng mga kapaligiran kumpara doon sa winter, spring, summer, or fall, di ba? Pagkakaiba ng mga season. Kaya syempre, pagka winter, hindi naman tayo makakabangkaan yan, hindi naman tayo makakapagkayak niya kasi nga, frozen yung lake, di ba? Unlike pag summer, wow! Saka tayo mamamangka kasi nga labas na yung natural ng mga ilog. Talagang ilog na. Makapag-fishing pa tayo ng ano, no? Madali. Kasi meron din mga ice fishing pero syempre hindi tayo sanay dyan. Doon tayo sa original talaga natin na ginagawa natin sa Pilipinas. Ano? Hanggang dito na lang yung vlog ko mga kainags. No? At maraming salamat sa papanunod. Panunod po mahala. No? Sabi namin ang sinabi ko, nabulutuloy ako. No? Pero shoutout muna tayo mga kainags, no? Shoutout kay Freddy and Juliet Cruz at kay Dave Cruz ng Antipolo. Shoutout din kay Benji Payao and family ng Saudi Arabia na papunta na rito sa Canada. Good luck sa inyo, congratulations ha. Tsaka shoutout din kay Arnold Magpantay. At happy birthday sa iyo Arnold sa darating na April 29, 2022. At shoutout din kay Mary Rose Flores. At ang baby nila na si Maria Abigail Magpantay. At shoutout ulit kay Erwin Mercado Kalalang. Yan yung mga subscribers natin sa sa Manila Grill North. Yan sa mga taga Manila Grill North, shoutout sa inyong lahat at maraming salamat. At shoutout din kay Ate Odette ng Manila Grill West naman. Yan sabi ni pinapa-shoutout ni Erwin. At shoutout din kay Christopher Asmagon ng Thailand. At shoutout din kay Alan Paul San Marcos ng Westlock, Canada. At shoutout din kay Rose Vlog Buhay Canada ng Brandon, Manitoba. Yan, maraming salamat po no sa mga nanonood ng videos, nag-like at nag-subscribe. Maraming salamat po. Tsaka sa mga gustong mag-subscribe, pwedeng-pwede po at maraming salamat. Hanggang sa muli, mga kainags.